Ang 37 years old na Filipina-British model actress, VJ at TV host na si Kat Alano ay minsan naging aktibo noon sa showbiz. Ngunit di nagtagal ay hindi na siya napapanood at naging mahina ang kanyang karera sa showbiz. At kamakailan ay usap-usapan ang pagbubunyi ni Kat dahil makalipas ang maraming taon ay nakamit niya na di umano ang hustisya. Sino si Kat Alano at ano ang nangyari sa kanya? The Philippine Showbiz List presents Ano ang nangyari kay Kat Alano? Early life. Si Kat Alano ay pinanganak noong July 9, 1985 sa Birmingham, England. Ang kanyang ama ay isang Pinoy, habang ang kanyang ina naman ay isang Briton. Si Kat ay nag-aral sa Gresham School, Norfolk, England. Kinalaunan ay lumipat sila ng tirahan sa Hong Kong, kung saan dito niya pinagpatuloy ang kanyang pag-aaral at pumasok sa German-Swiss International School. Bago pa man makilala si Kat sa showbiz industry, ay nagtanghal siya sa teatro sa England, kabilang na riyan ang play ni William Shakespeare at West Side Story. Nang pumunta ng Pilipinas si Kat, ay dito niya inumpisahan ang kanyang modeling career at marami ang nag-udyok sa mestiza beauty na si Kat na sumali sa beauty pageant noon. Sa Instagram post ni Kat noong November 2020, ay binalikan niya ang mga panahon kung saan nauwi niya ang corona at tinanghal na binibining lungsod ng Batangas noong January 2004. Ayon kay Kat, ay wala talaga siyang plano na sumali sa naturang kompetisyon pero pinilit siya ng kanyang ama at lalo na siyang hindi pa nakahindi na ang lola niya ang excited para sa kanyang pagsali. Katunayan, sa audition pa nga lang daw ay black pants at black top lang kanyang sinuot samantalang lahat ng mga kasabayan niya ay nakaskirt at dress. Naghanap pa umano ang kanyang ama ng skirt kaya siya nakapasok. Sa kabuuan, hindi umano daw inexpect ni Kat na siya ang mananalo. Kung may bagay na naging worth it sa kanya, ito ay nang makita niya ang mukha ng kanyang lola pagka-uwi niya sa bahay. Anya, umiyak daw ang kanyang lola at sinabi sa kanya na pinagdasal siya nito at naniniwalang siya ang mananalo. Nang makita o manonikat ang ngiti ng kanyang lola, ay higit pa sa corona ang halaga nito. Matapos daw ang naturang beauty pageant, ay marami na ang nag-alok sa kanya na sumali pa sa iba pang pageants, pero inayawan ito ni Kat. Anya, ayaw daw niya na ang kababaihan ay nilikha upang makipag-compete na makaramdam na less beautiful sila kapag hindi nanalo. Ganun pa man ay still worth ang kanyang naging karanasan dahil sa napasaya niya ang kanyang lola bago ito na maalam at mananatili siyang binibining lungsod ng Batangas 2004. Showbiz career. Taong 2004 din ay sumali si Kat sa Studio 23 VJ Hunt. Matapos ang stint niya rito ay dumating naman ang isa sa naging break ni Kat nang siya ang isa sa mapiling unang official co-host ng noontime variety show na Wowowie noong 2005 hanggang 2006. Matapos nito ay naging host naman siya ng lifestyle show ng Studio 23 na E-Club kasama si Rafael Rosel. Noong 2007, matapos na manalo sa MTV VJ Hunt ay naging VJ si Kat para sa MTV Philippines. Means. Pati na rin ang maging host ng Cinema One's VIP Pass. Noong 2009, ay nakasama naman niya ang kapwa MTV VJ na si Maggie Wilson sa pag-host ng Season 2 ng Fit and Fab na napanood sa QTV 11. Bukod sa kanyang hindi maitatangging husay pagdating sa hosting, ay pinasok naman ni Kat ang pag-arte kung saan lumabas siya sa iba't ibang programa sa telebisyon. Napanood ang pagganap ni Kat sa kanyang karakter bilang si Georgina, isang babaeng gagawin ang lahat, makuha lamang ang kanyang gusto kahit na makapanakit pa ito sa teleseryeng Isabella noong 2007 na pinagbidahan ni Judy Ann Santos. Nang sumunod na taon ay napasama naman siya sa seryeng pinagbidahan ni Christine Reyes na Eva Fonda. Mula sa mga supporting roles sa mga serye ay napanood naman si Kat sa big screen at isang sa nauna niyang pelikula ay ang First Day High noong 2006. Kasama din siya sa pelikula na mag-asawang Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo na Kasal Kasali Kasalo at Sakal Sakali Saklolo sa pagganap niya bilang si Sandra. Huli siya napanood noong 2011 sa pelikulang In the Name of Love at No Other Woman. Matapos ang brief hiatus ni Kat sa UK, ay nag-co-host siya sa morning show na The Casey Show with Kat sa Wave 891 kasama si Casey Montero. Noong 2015 ay nilunsad ni Kat na kanyang kumpanya na Diwata Yoga Mats. Ang kanyang layunin sa Diwata ay upang makapagbigay ng inspirasyon sa pamamagitan ng kanyang likhang art sa buong mundo. Sa kasalukuyan ay pinagtutuunan ng pansin ni Kat ang kanyang first love at ito ay kanyang pagmamahal sa musika kung saan nakipag-collaborate na siya kasama ang SNRG o Some Never Really Get sa ilang mga tracks.
tracks. Sa ngayon, si Kat din ay singer-songwriter para sa Alikat, pati na rin ang pag-host niya sarili ang podcast na show na NMF Network The TV, kasama sina Basti Artade at Sibsi Bulo na may titulong That Show. Ngunit bigla na lamang na maalam sa showbiz si Kat sa kabila ng magandang takbo ng kanyang karera. At sa pananahimik ng kanyang pangalan at mapabagong daan ng kanyang karera ay hindi kailaan tila masaya nitong buhay. Kapiling ang kanyang 3 taong gulang na anak na babae. Na bagamat hindi naging detalyado si Kat sa personal na parte ng buhay niyang ito, ay mababakas ang kanyang kasiyahan kapag babasihan ng ilang larawan na binahagi nito sa kanyang Instagram account. Cryptic posts. Matatandaan noong January 2014 ay lumikha ng kontrobersya ang cryptic Twitter post ni Kat tungkol sa panggagahasa. Kasagsagan ng unang issue tungkol sa akusasyon ng modelong si Denise Cornejo sa kay Vong Navarro. Dahil dito marami ang nagtanong kung biktima rin si Kat Alano ng panggagahasa. Subalit itinanggi niya na may kinalaman ang post niya sa social media sa akusasyong laban kay Vong. Ngunit sa podcast show ni DJ Mo Twister na Good Times with Mo noong April 24, 2014, tahasang inamin ni Kat na biktima siya ng panggagahasa ng isang public figure. Sa naturang podcast show ay ginamit ni Mo ang hashtag na hashtag rhymes with wrong. Bago nangyari ang naturang insidente, 9 taon na ang nakakaraan, inilahad ni Kat na nakahangout niya sa isang club ang hindi pinangalan ng lalaki. Pagdating nila sa inuwian ni Kat, ay nagpumilit umano ang lalaki na pumasok sa loob ng bahay at saka siya di umano pinagsamantalahan nito. 19 years old lang daw siya noon. Kat asked for DOJ's help. Noong January 19, 2015, nag-post si Kat sa Facebook ng isang open letter para noon kay Justice Secretary Leila De Lima. Dito ay kinwestiyon niya kung bakit hindi itinuturing ng korte na sapat na ebidensya ang testimonya ng babaeng biktima ng panggagahasa. Lalo pat ang tinutukoy di umano ni Kat na akusado ay higit sa isa ang biktimang ginawa ng karahasan. Sa parehong liham, nakiusap si Kat kay De Lima na tulungan siya at iba pang biktima upang makamit ang hustisya. Lalo na kung ang akusado ay kilalang personalidad. Napatunayan daw ito ni Kat dahil siya ng araw itong ginahasa pero siya pa ang tinanggalan ng trabaho. Bukod dito, inulan din daw siya ng mga pambabatikos ng netizens at sinabi kagagawan niya kung bakit siya nagahasa. Bilang tugon, hinikayat ni Leila De Lima si Kat na magsampan ng kaso laban sa gumahasa sa kanya. Pero hindi tuluyan naghain ng kaso si Kat. Stand by the truth. Ilang taon ang lumipas ay naging maingay muli ang pangalan ni Kat. Ito ay kasunod na kanyang tweet noong June 15, 2020 kung saan ay pinatunayan niya na walang kinalaman ang suot ng damit ng isang babae sa panganib na may biktima ito ng panggagahasa. Kabilang si Kat sa celebrity na nakibahagi sa hashtag Iha Ako Movement. Sa tweet ni Kat, ibinunyag niya na nakasuot siya ng t-shirt at pantalon na mabiktima siya ng panggagahasa ilang taon na ang nakalipas. Ang suspect ay kinilala niya bilang hashtag rhymes with wrong. Anya, drinoga umano siya ng suspect at walang malay kaya nahirapan ito sa paghuhubad sa kanyang pantalon. Dagdag ni Kat ay sagawa pa ng smear campaigns ang still famous celebrity laban sa kanya dahil dito ay tuluyan daw na nawala ng career si Kat. Ayon kay Kat, sa simula pa lang ay tiniyak na ng kampo ng suspect na mababasura ang lahat ng kasong isasampan niya laban sa sikat na celebrity. Kat claims justice after 17 years. Sa mga naunang araw nitong buwan ng Setyembre, ay muling nagparamdam si Kat tungkol sa issue sa pamamagitan ng kanyang Twitter post. At nito lang September 19, 2022, ay muli nang nabuhay ang espekulasyon tungkol dito na mag-post si Kat ng meaningful message sa kanyang Twitter tungkol sa paggamit ng hustisya matapos ang 17 taon. Tweet niya, "I can finally feel peace today. God is good all the time. Justice. Finally, after 17 years. Wala mang nabanggit si Kat kung sino ang pinatunungkulan niya sa kanyang Twitter post, ang hula ng halos lahat ng netizens ay para ito kay Vong dahil sa hashtag na rhymes with wrong. Sa mga sumunod na tweet ni Kat, ay nirepost niya mga mensahe na tanggap niya mula sa kanyang followers na nagpahayag din ng suporta at pagmamahal sa kanya sa paggamit niya ng hustisya at isa na rito ang tweet tungkol sa karma. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!